Kapag mahal mo, gagawin mo ang lahat, diba? Pero, paano kung ikaw na lang pala nagmamahal? Paano kung kahit anong pilit mo, ay di na kayang maibalik sa dati ang lahat? Patuloy ka pa bang kakapit? O bibitaw ka sa katotohanang sugat na lang ang dulot ng matamis na kahapong tuluyan ng nakalimot? Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Hindi ko maiwasang hindi kulitin si Piero sa bawat sandali. Natutuwa kasi ako kapag lagi ko siyang kinukulit. Ewan ko ba? Basta, masaya ako sa kanya. At dahil nagsisimula ng dumilim sa labas, nasa loob na kami ng bahay. Naghihintay na nga ako na maluto yung pasta. Ang tagal kasi. Nagugutom na ako. Kaya habang naghihintay, kinukulit ko lang si Piero na naasar na. Manahimik na daw ako at maupo na lang. Piero, matagal pa ba yan? Gugutom na ako. O di mo kinukulit, Ethan. Tapos na sana ako. Diyan ka lang. Huwag kang lalapit. Eh okay. Eh sige. Wika ako naman. Kasi parang luto na. Masasabik na tuloy ako na matikman yun. Kasi kanina ko pang naamoy. At ako'y nagugutom na talaga. Ethan, tutu na. Wika ni Piero na eto. Inihain na sa harapan ko yung pasta na medyo kakaiba sa paningin ko. At eto, dahil gutom na talaga ako, kumain na din kami kaagad. At eto na, kakaiba yung lasa pero masarap. Nagustuhan mo, Ethan? Oo naman, Piero. Kakainin ko ba kung hindi? Buti naman at nagustuhan mo. Ubusin natin lahat ng niluto ko, Ethan, tapos matulog na tayo. Wika ko naman. Kaya naman habang nakain kami. Madaming tanong si Ethan tungkol sa niluto ko. Gusto din daw niyang matutunan yun. At nang matapos makakain at makapaglinis sa kusina, naligo na din kagad si Ethan. Di daw kasi siya sanay na di naliligo sa gabi. Ako naman, eto. Isinara ko na yung mga bintana. Pero teka, yung ilaw kasi sa labas, patay sindi. Mapupundi na ata. Luma kasing bumbilya yun. Nakakatakot eh, patay sindi. Nakasilip nga lang ako habang pinagmamasdan yun. Tapos, bigla na lang namatay ng tuluyan. Ay naku, madilim na naman sa labas. Kaya naman eto, nang isasara ko na yung pinto. Ewan ko ba, pero may guni-guni naman sa paningin ko. Parang may nakatayo na naman sa tapat ng bahay. Medyo malayo kasi, kaya di ko makita kung tao ba talaga yun. Piero, anong pinagmamasdan mo? Maliligo ka din ba? Tsaka bakit madilim pa din sa labas?
wala naman. Para kasing may nakatayo na naman sa labas eh. Tsaka yung ilaw na pundi ata. Wika ko. Tapos yung nakatayo na guni-guni eh. Naglaho na lang bigla sa dilim. Piero, imagination lang siguro talaga ang nakikita natin. Tara na, matulog na tayo kung hindi ka maliligo. Maliligo ko, Ethan. Teka lang. Wika ako naman. Kaya eto, isinar ko na yung pinto. Tapos nagtungo na ako sa banyo para maligo. Napapaisip na talaga ako sa guni-guni na yun. Ewan ko ba? Kaya matapos makaligo, diretso na ako sa silid ko. At ba si Ethan nakahubad? Ethan, magdamit ka. Okay na to, Piero. Ang init kasi. Tsaka inaantok na ako. Nauna na ako matulog, Piero. Sanay kasi akong matulog ng maaga. Ah, sige. Good night, Ethan. Wika ako. Ako kasi ito, nakaharap pa sa salamin. Naglalagay pa ako ng skincare. At sa paglipas ng mga sandali, mukhang tulog na si Ethan. Kaya naman nahigaan din ako. At eto, natutokso na naman ako. Bakit ko ba kasi gustong hawakan yun? Ay nako. Pero pipilitin kong di matukso ngayong gabi. Kaya naman, ipinikit ko na ang mga mata ko. Habang maliwanag sa silid, pinagmamasdan ko lang si Ethan. Tulog na talaga. Naghihilik na eh. Ang cute niya sa malapitan. Malantik ang mga pilik mata tapos mapula ang mga labi. At makinis pa. Hindi na tuloy ang pagpikit ng mga mata ko. Malayo sa Ethan na nakilala ko noon. Dati payat siya, maitim. Tapos madaming sugat. Pero ngayon mataba siya. Makatulog na nga. Kaya naman, ipinasok ko na ng marahan ng kamay ko sa loob ng maluwag na short ni Ethan. At eto, hinawakan ko na yung nakatagong kayamanan sa damuhan na maliit lang sa simula. Tapos, dahan-dahang lumalaki. Bakit pa na naman ba ginawa ito? Pero hanggang hawak lang naman. Wala naman sigurong masama. At eto, matutulog na talaga ako. At sa paglipas ng buong gabi, napasarap na naman ang tulog ko. Kaya lang pagising ko, wala na si Ethan. Tapos teka lang. Bakit may hawak akong bote ng dede? At parang nasa kusina ata si Ethan. May naririnig ako nagtatadtad eh. Nagluluto na ata siya. Kaya naman, lumabas na ako sa silid ko. Diretso lang ako sa kusina at si Ethan na ba? Nakahubad pa din habang nagluluto. Piero, good morning. Gising ka na pala. Gutom ka na siguro. Akin na nang hayang dedehan mo at ipagtitimpla na kita ng gatas. Ethan, huwag na dito sa bote. Ang hirap dumedi. Okay. E di sa tasa na lang, Piero. Oo. Sa tasa na lang, Ethan. Pero bakit pala nasa silid tong bote? Ah, kasi Piero, nagising ako kagabi. Nakahawak ka na naman sa titi ko. Naisip ko baka akala mo bote ng dede yung hawak mo. Kaya kinuha ko yan tapos siya kong ipinahawak sa'yo. Ah, ganun ba? Sorry, tulog ako. Wika ako naman. Oo nga, Piero. Tulog ka.
Baka kasi mamaya eh, managinip ka bigla. Tapos, baka madede mo yung titi ko. Ethan, hindi naman siguro mangyayari yun. Wika ko kay Ethan. Tapos eto, natawa na lang siya. Pero, what if gawin ko yun? Magagalit niya si Ethan kapag dumede ako dun sa ano? Hindi ko mabanggit, bawal kasi. Subukan ko kaya mamayang gabi. Eh, naku, kinakabahan ako. Subok lang naman.